Meron ka na bang 3,000 pesos dyan? Dahil nga andito sa inyo guys, ang pinaka-the-best na 3,000 pesos na pwede nyo mabili ngayong 2023. This is the Itel S23. Ayun! Kung makikita naman ninyo, 8GB of RAM with 128GB of storage with 50MP main camera, 90Hz refresh rate, 5,000mAh battery, and marami pang iba. Eto lang naman guys, ang ino-offer ng phone ito sa kanyang presyo na 3,899. Diba? Grabe naman yun! Kahit na sinong tao guys ay mapapaisip talaga kung anong itsura ng phone to. Kaya naman ngayon, i-unbox natin to. Magkakaroon din ng full review para naman malaman talaga ninyo kung ano yung masasabi ko dito sa phone to. And also, kung recommended ko ba talaga siya overall para sa inyong lahat. And kung wala ka namang pera, well definitely walang problema yan. Tapusin mo lang ang video na to dahil nga ipapamigay ko na naman ang phone to para sa inyong lahat. Dahil nga guys, naniniwala ako na kahit na wala na akong pera, okay pa rin magpa-giveaway. Parang mali ata yung paniniwala ko. Oh! Pero yun na nga guys, simulan na natin ang video in 3, 2, 1. Let's go! I'm JP and this is JT in TV. Bago tayo mag-proceed guys, kung bago ka pa dito sa aming channel, well definitely mag-subscribe ka na dahil nga marami kaming upcoming and ongoing phone giveaways. So para maka-join, basahin nyo na lang yung mechanics down below. Now, balik naman tayo dito kay S23. Kung makikita naman ninyo dito sa kanyang harap guys, medyo okay lang po ang kanyang design. You have the brand here and ang pangalan naman ng phone is andito. And dito naman sa top guys, nakalagay po ang kanyang up to 8GB of RAM, which is 4GB of RAM plus 4GB of RAM na memory expansion. And also, meron din siyang 128GB of storage that is expandable up to 1TB. Dito naman sa kanyang likod, nakalagay ang kanyang mga main specs and features. Overall, yun na naman ang inyong makikita dito sa box ng mismong smartphone. Pero syempre, mas importante talaga kung ano yung nasa loob nito. Kaya naman tara, buksan na natin. Ayun! So, ang unang bubungad sa atin dito guys is yung mismong smartphone mismo. Ang ganda niya guys dahil nga kung makikita ninyo, napaka-colorful ng kanyang front dito. Pero, mas maganda po ang kanyang likod. Ayun! Napaka-premium looking. Ito po ay nasa kulay white pero titingnan natin yan maya-maya syempre kung maganda nga ba talaga yan. Pagkatapos naman yan, ito ang kanyang plastic separator. At sa baba naman nakalagay po yung kanyang case. Ayun! Meron tayong hard case dito guys. And pagkatapos man yan, andito na guys ang kanyang warranty card, SIM ejector pin na nakabalot. Ooh! So meron pa po siyang earphones dito guys. So pwedeng-pwede nyo itong gamitin pang video call, pang music listening, and marami pang iba. Pagkatapos naman yan, andito guys ang kanyang Type-C cable. Ayun, Type-C na po siya. And yung kanyang 10 watts charging adapter. So eto na guys, si Itel S23 sa kulay na white. And ayan, kukunin muna natin to. O, diba? Grabe yung social netong phone ito. Akala ko talaga nung una guys, glass po siya, pero hindi po pala. Eto guys ay merong glass front, plastic back, and plastic frame. Meron po siyang glossy finish dito, which is napakaganda talaga, pero medyo kapitin din ng mga fingerprints and smudges. Pero guys, ang nagustuhan ko talaga dito sa phone ito is napaka-unique niya po, especially in this color variation. Dahil nga, eto po ay merong back color changing design. Yes guys, nagiging pink po siya kapag naiilawan ng sunlight o di ka naman UV light. So kapag kayo ay lalabas guys, magiging pink po ang kulay ng likod ng phone na to. So para sa akin, it's amazing talaga. Pero depende pa rin po yun sa inyo kung trip ninyo o hindi. Pero para sa akin, napaka-cool niya talaga na additional design. Now, as you can see here dito sa kanyang camera module, meron po siyang napaka-unique na bilog na design dito. And as you can see, meron po siyang dalawang camera na nakalagay. Katabi naman nito ang kanyang LED flash and yung isang design na bilog. Overall, dito sa kanyang build quality guys, napaka-okay niya talaga. Hindi masakit hawakan, napakagaan lang. Pwedeng-pwede ka talaga maglaro dito ng maghapon guys, na hindi ka mabibigitan. Build quality wise, okay na okay talaga siya. And pagdating naman sa kanyang mga buttons and ports, kumpletong-kumpleto pa rin etong phone na to. Dahil nga, kung makita ninyo, dito sa baba nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay ang kanyang volume rockers alongside with its power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side, nakalagay ang kanyang SIM card tray, which is nag-self-support ng up to 3 slots. So, ito po ay pwede nating lagyan ng 2 SIM card at isang micro SD card. Dito naman sa top, wala po tayong makikita, pero dito sa may front po, nakalagay ang kanyang earpiece and yung kanyang front LED flash. Meron din po siyang
front LED flash. Ayun. So kapag kayo mahilig mag-party-party, mahilig mag-selfie-selfie sa gabi, well definitely, this will really help. Overall, for the build quality, I can say na this is really the best 3,000 pesos na pwede nyong mabili in the market ngayong 2023. Pag-usapan naman natin yung kanyang harapan. So eto na nga guys, ang display ng Itel S23. Kung makikita ninyo, malaki po ang kanyang hinaharap. Etong cellphone na to ha, hindi yung iba. Ito po ay dahil ang photo ay meron ng 6.6-inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution and 90Hz refresh rate. Meron po siyang teardrop display na talaga namang okay na okay rin dahil nga hindi masyadong malaki yung kanyang mga bezels. Ayun, diba? Magiging immersive pa rin talaga ang inyong panonood ng mga movies, videos dito sa photo to. And if you're like me na mahilig mag-scroll sa social media o di ka naman sa ibang apps, well definitely, this will really feel like it's not true. Dahil nga, saan ka ba makakakita na isang napaka-smooth na smartphone sa ganitong presyuhan? Well, mararamdaman mo na yan with this phone. As you can see, kahit na anong scroll natin dito sa kanyang homepage, Facebook, YouTube, napaka-smooth talaga ng phone ito because of its 90Hz refresh rate. Hindi ka na mag-worry na baka yung nabili mo is napaka-lag o di ka naman napaka-loading-loading sa inyong mga scroll, hindi mo na yan ma-feel with this phone. Kaya naman guys, kung gusto nyo ng mabilis, will definitely piliin nyo ako etong phone ito. Kahit labasan ka na ay kahit nasa labas ka guys, hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Kitang-kita pa rin talaga etong phone ito. Ganun siya ka-bright. Kaya naman kapag kayo ay mga rider o di ka naman mahilig gumamit outdoors, well definitely, okay na ang photo para sa inyo. Overall, I really love the display of this phone. Wala na akong masabi, wala na akong marereklamo. Kaya naman, i-declare ko na talaga na this phone has the best display na nakita ko sa ganitong presyuhan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang performance. So, ang phone ito guys ay meron ng Android 12 with Itel OS 8.6. And pagdating naman sa kanyang processor, meron po siyang Unisoc Tiger T606 with octa-core CPU and Mali G52 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, for its price, napakalakas na po talaga ng processor na yan. Dahil nga, kung makikita ninyo, naglaro ako dito guys ng Mobile Legends and Call of Duty. Dito sa Mobile Legends, pwede tayong makaabot ng up to high graphics with higher refresh rate. And as you can see, wala talaga ako na-feel ng mga lag. Di ka naman frame drops with this phone. Kaya naman kapag kayo ay mahilig mag-Mobile Legends o di ka naman yung inyong mga anak, well definitely, pwedeng-pwede ito pang gift para sa kanila. I'm pretty sure guys na magiging contento na talaga sila pagdating dito sa Mobile Legends. Dito naman sa Call of Duty, medyo okay lang po ang kanyang graphics since napakamura lang talaga ng phone ito. Wala na talaga akong ine-expect dito guys. Akala ko talaga maglalag siya o di ka naman magkakaroon ng mga frame drops, pero dun ako na-surprise o di ka naman dun ako nagkamali. As you can see here, meron tayong medium graphics with high frame rate and para sa akin, okay na okay pa rin po talaga ang Call of Duty within this phone. Playable po siya. Enjoy ka talaga dito sa Call of Duty and makakapatay ka talaga ng maraming kalaban kapag etong phone ito ang gamit ninyo. So, pwedeng-pwede na rin po itong pang-casual gaming dito sa Call of Duty. This price point, eto talaga ang champion pagdating dito sa gaming. Napakamura niya na, pero napakalakas na ng kanyang processor. Doon talaga ako bumilib guys, dahil nga hindi talaga nila hinahype masyado yung kanyang processor, pero yun pa yung pinaka nagustuhan ko about this phone. Kapag kayo ay casual user lang guys, like yung mga Facebook, tawag, text, wala na talaga yung problema with this phone. Napaka-smooth na po talagang gawin ang lahat ng yan, especially na meron po siyang up to 8GB of RAM sa kanyang base model, which is 4+4, pero pwede ka rin bumili ng kanyang higher model, which is yung meron ng 8GB of RAM na aabot ng up to 16GB of RAM with memory expansion. Also guys, yung kanyang memory na 128GB ay makakaabot ka ng up to 30,000 photos. Yes, ganun kalaki yung kanyang memory. Pero depende pa rin po yan dahil nga maraming mga apps and things like that. Now, baliwala lang lahat lang yan guys. Baliwala yung camera, yung processor, kung madaling malobat yung kanyang battery. Which is hindi nangyari dito sa phone ito. Dahil nga ito ay meron ng 5,000 mAh battery with 10 watts charging. Aabot ka ng up to 2 days kapag kayo ay casual user lang, like text, tawag, mga ganun. Pero kapag kayo ay heavy user guys, like gaming talaga, gumagamit ng data, saktong-sakto lang siguro na aabot ka ng isang araw with this phone. Kapag charge naman ang pag-uusapan guys, medyo matagal po talaga siya dahil nga aabot ka ng 2 hours and 50 minutes kapag chinarge mo ang phone ito. Overall, pagdating dito sa battery guys, okay na talaga ako dito kay Itel S23. Now, at last,
pag-usapan naman natin yung kanyang camera. So eto guys, ay merong dalawang camera dito sa kanyang likod, which is ang kanyang 50MP main camera and 0.3 depth camera. Dito naman sa kanyang selfie, meron po tayong 8MP selfie camera. Now, kung makikita naman niyo ang result guys, medyo na-surprise talaga ako dito dahil nga napaka-natural po ng kanyang main camera. Kung ano yung inyong mga nakikita na mga kulay in person, ay ganun din po yung magiging result dito sa phone ito. So as you can see here, medyo pogi talaga ako, medyo moreno, and sakto talaga yung mga kulay na naipoprovide na itong phone ito. So kapag kayo ay mahilig kumapture-capture ng mga landscape guys, pwedeng-pwede na talaga itong Itel S23. Now, kapag kayo naman ay mahilig mag-selfie, medyo dry po siya. Pero overall, acceptable pa rin naman ang result ng kanyang selfie camera. Siguro lang guys, kailangan nyo ng maayos na mga lighting and hindi masyadong bright yung inyong background para mas makakuha kayo ng mas maganda na result dito sa kanyang selfie camera. Overall, pagdating dito sa kanyang photos, guys, recommended ko na talaga ang photo. It is definitely the best 3,000 pesos that you can get right now. Kung ikukumpara ko to sa ibang mga 3,000 pesos, I'm pretty sure talaga natatalunin talaga nito ang lahat dahil nga maganda po talaga yung kanyang result. Ngayon, pagdating naman sa kanyang night mode, guys, saktuhan lang po. Hindi masyadong sharp, hindi masyadong mabilis yung kanyang pag-capture. So, medyo nag-result po siya ng mga blur shots. Pero, makakakuha ka pa rin talaga ng magagandang steady photos with this phone. Now, pagdating naman dito sa kanyang video quality, ang photo ay aabot ng 1080p at 30fps, both back and front camera. And, syempre, as usual, try natin. So guys, ang video quality using the Itel S23 1080p at 30fps. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. At ngayon, try naman natin dito sa kanyang selfie camera. Guys, ang selfie video camera ng Itel S23 1080p at 30fps pa rin to. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Overall, pagdating dito sa kanyang video camera guys, I can definitely say na okay pa rin yung kanyang video quality. Kapag kayo ay nasa outdoor o di ka naman yung mga natural lighting talaga, I'm pretty sure na mas better pa ang inyong makukuha ng mga video using this phone. Siguro medyo low po ang kanyang quality kasi yung gamit natin dito is artificial light. Pero kapag gagamitin natin yung natural light, okay naman po yung kanyang video quality overall. Now, re-recommend ko ba etong si Itel S23 para sa inyo? Well, definitely, no questions guys. Dahil nga, recommended ko talaga ang phone ito para sa lahat. Napakamura po niya dahil sa kanyang base variant na aabot ng up to 8GB of RAM, meron lang po siyang 3,899 na SRP. And pagdating naman sa kanyang up to 16GB of RAM na variant, meron lang po siyang 4,499 na price. So napakasulit, napaka-affordable na talaga ng phone ito. So kung nakapag-ipon ka na and ready ka na para mabili ng isang bagong smartphone, well definitely, bilhin nyo na ang phone ito. Maglalayo ng link down below. Pero kung wala ka pa namang pera guys and kailangan mo talaga ng smartphone, well definitely mag-subscribe ka lang and basahin nyo na lang yung mechanics down below dahil nga ipapamigay ko naman ang phone ito. So that's pretty much it for this video. I'm GP and this is JTIN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!